So guys, for all the people that are at home, there's whatever, 18,000 here. I think there's hundreds of thousands probably watching at home. Hi guys, welcome back to my channel. Ito na ngayon para i-unbox itong Platinum 32 LED TV. Ito yung model nya, 32 PTV 1000 LED. Meron ng HDMI input, TV signal optimizing, multimedia player, PC input, infinite sound, wide color, at higit sa lahat ISDBT digital TV na ito. So maganda ito guys kasi digital TV na. So no need ka nang bumili ng digital box gaya ng TV Plus or GMA affordable box kasi built in na sa kanya. Yun ang maganda. Infinite sound, so maganda yung quality ng sound nito. Hindi gaya sa ibang TV na manipis yung tunog. So ito guys, buksan na natin itong Platinum 32 LED TV. So hindi ito smart, regular TV lang ito. So walang smart si Platinum. Baka soon maglalabas na rin sila. At saka yung sizes ni Platinum is 32 lang, dalawa yung model, yung itong 1000 saka 1010. Yung pinakaiba sa 1000 tsaka 1010, itong 1000 is digital, habang yung isa is analog lang. So ito guys, ito yung dalawang stand niya. So made of plastic lang siya. Left and right. Made of plastic lang. Ito yung mga accessories niya. Ito yung remote control. So ito guys, maganda yung remote control ni Platinum. Di gaya sa Ace na TV na manipis. Ito parang remote ng smart TV. Maganda siya. Magandang hawakan. Kinagamit ito is double a triple A battery. Ito yung remote niya, maganda. Triple A battery, screw ng stand, warranty card, at user manual. So dito mo malaman kung paano i-operate kung hindi mo alam.
So ito guys, sa gilid niya, dito yung mga switch button niya. Volume, channel, minimal source, tsaka power. Ito yung power. Ulit mo makikita sa gilid yung switch button. At tsaka built-in na rin yung soundbar. Ito yung speaker niya. Naka-soundbar na. Parang soundbar. So left and right yung speaker. So para itong Aiwa, yung Aiwa na Bass TV. Ito naman yung ano, light indicator tsaka remote sensor. So sa likod makikita mo yung earphone out or audio out, aux, audio in, video in, ito yung green, yung video in, saka yung audio. Maganda nito guys is tatlo yung HDMI input niya, isa sa bandang ibaba tsaka dalawa sa gilid. So pwede na rin siyang gawing PC monitor. Ito VGA input saka yung audio. Ito naman yung antenna niya at USB. So pwede kang magplay ng USB or hard drive, movie, MP3 or picture, pwede mong ma-view dito. So ito yung guys, yung power consumption niya is 48 watts lang max. So yun guys, i-test na natin kung maganda ba yung picture quality nito. So since first time natin gagamitin yung TV, i-scan na natin. So dito sa amin guys, ito lang scan. So dito sa amin guys is nasa province, since nasa province ako, yung nasasagap na digital dito is JMA lang. Dati nasasagap yung ABS-CBN kasi close na. So huwag po kayong magtaka kung kukunti lang yung nasasagap. Pero kung nasa Cebu City naman is maraming channel, or Manila, maraming masasagap na digital. So depende po sa area. May mga area na digital na, yung area din na wala pang digital frequency ng mga network. So ito guys, yung DTV niya nakasagap na ng tatlong channel. Ito yung tatlo, yung GMA, GMA News Channel, saka yung Heart of Asia. Pero yung analog naman nasasagap din dito pag maganda yung antenna mo. Yun, malapis na matapos. Naka 91, 92, 94% na tayo. Matapos na. So ito yung analog niya. So medyo may ano pa yung display niya. Transfer natin sa digital. Ito yung digital TV ni GMA. So malinaw na siya. Balik tayo sa analog. So both analog at digital nasasagap niya. So no need ka nang bumili ng digital box. Ito GMA. Tapos GMA News TV. Heart of Asia. So ito lang yung nasasagap na digital dito sa Cebu province. Ito analog, kailangan ng magandang antenna.
TV5, so wala pang digital ito sa Cebu ng TV5. So guys, yung sound quality niya maganda, buong buo. Maganda yung sounds. So try natin mag movie Ninja. So ito guys, ginamitan ko ng 500 GB external memory. So nababasa niyo yung 500 GB. Kung pangkwarto lang, kasi yung sounds niya malakas, malakas na maganda, buong buo, parang pang karaoke na. Try natin nga karaoke. Siguro sa video hindi ma-appreciate yung bass niya kasi yung gamit ko is cellphone lang. Magkaiba yung personal saka cellphone. Iba yung tunog pagdating sa cellphone. Yung guys, pwede ka mag-play ng MP3, photo, music. So dito pwede mo rin baguhin yung sound mode niya. Pwede mo i-pull yung bass. Whatever, 18,000 here. I think there's hundreds of thousands probably watching at home. I want to show them how good the London crowd is. So on the count of balance, yung auto volume, pwede mo i-on. Surround sound. User yan, pwede mo baguhin. Sports, movie, music, or standard yung option niya sa sounds. Kasi yung ibang TV gaya ng Ace, kahit lakasan mo yung bass, hindi mo mapifeel na may bass. Ito, feel na feel mo talaga yung bass niya. Kailangan sa mga batang manonood. Ayun guys, maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe dahil marami pa tayong i-unbox dito lang sa Shelos Channel.